Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. No runners up na daw dito sa Miss Universe. Kung bakit? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, I want you to invite to hit like button, comment below, and subscribe my channel. And then, don't forget to click notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chika. Hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat ng mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Alam ko lahat kayo ay excited na sa darating na Miss Universe this coming January. At ito na nga, kahapon nga nagpasilip na ng kanyang pasarela ang ating pambato na si Celeste Cortez, kung saan nagtitrain sa kanya ay ang ating Mama Jay, na talaga naman masasabi ko ay nako, sobrang excited ako. So nakita natin kung gaano pumalo itong si Celeste Cortez sa kanyang pasarela. Kung tutuusin guys, ay nako, masasabi ko sobrang improved talaga ni Celeste from the beginning. Yung nakita natin siya sa Miss Universe Philippines, ngayon yung kanyang transformation ay talagang masasabi ko bonggang-bongga na, at sobrang excited na ako na makita ito sa entablado ng Miss Universe. O, diba? Pero syempre, maraming ang chika ngayon regarding dito sa Miss Universe, kung saan nagbago na nga ang honor ng Miss Universe. At ito na nga ay wala nang iba kundi si Ann Jacrapong. At kung saan ay nagkaroon sila talaga ng isang extravaganza bonggang-bonggang event, kung saan nagsama-sama nga ang mga queens ng Miss Universe na katulad ni Catriona Gray, si Andrea Mesa, Lila Lopes, andyan din si Natalie, at of course si Harness, di ba? Na talaga naman masasabi ko, ay nako, ang bongga talaga ng Miss Universe. Syempre, marami tinalakay doon. Isa na nga doon yung pagbabagong magaganap sa Miss Universe. At nung isang araw nga, sa interview nga ni Miss Ann Jacrapong, ay sinabi niya nga na walang runners-up ang Miss Universe ngayong taon na to. At bukod doon, top 7 na ang kukunin. At isa lang, afternoon winner na. O, diba? So, talagang naloka talaga ang lahat. Pero hindi pa natin alam kung kumpirmado na nga ba ito sa gagawin nilang format ng Miss Universe ngayong taon na to. Sinasabi kasi nila ang dahilan daw ay 71 na daw ang Miss Universe. So, dapat 7 and then sa isa lang ang corona, diba? So, parang ang lalabas nga na 71. Pero alam mo, sa totoo lang, syempre hindi itong nakasanayan natin. Mas maganda pa rin, 'di ba, na meron siyang runners up, at least 'di ba, yung katulad ng inaasahan natin noon na top 5 or fourth runner up, third runner up, second runner up and first runner up, o kaya yung ginagawang format ng Miss Universe dati na 5 and then kukuha ng top 3 and then nandoon doon yung second runner up at first runner up. So syempre nandoon doon tayo na paano yun? So, wala nang last two standing ang Miss Universe. Diba? Isa yun sa mga question ko na parang, paano yun wala nang last two standing? Kasi kung wala nang last two standing, kung sakasakaling magka-problema ang reigning queen, eh sinong papalit? Eh pito yung nakahilera doon. Diba? Anim pa yung nakahilera doon. So, syempre, medyo confusing yun kung hindi sila magbibigay ng mga runners-up. Kaya ako, parang feeling ko, hindi naman to masusunod. Dahil, syempre, hindi lang naman si Ann Jacrapong ang magdidesisyon, di ba? Diyan pa rin naman syempre si Paulo Sugar at saka syempre si Miss Emmy. Nasa kanila pa rin naman syempre yung desisyon, hindi lang naman kay Miss Ann. Pero medyo naguguluhan na ako doon sa pito tapos isa lang. Parang ginawa na nilang Miss World. Pero kasi sa Miss World nga, merong second princess at saka first princess. Eh bakit dito wala? So, napaka-imposible naman nun. But naniniwala pa rin ako na magkakaroon pa rin yan ng runners-up in the future siguro. Baka ayusin nila talaga yung format kasi hindi pa naman to finals. Ayun lang yung sinabi nila na gusto niya nga top 7 and then isa na ang winner. Diretso winner na. So, medyo mahirap to. So, paano to? May semifinals ba? Kakat ba sila ng top 15? And then sa top 15, kukunin ba ang top 7? And then sa top 7, ayun na ba yung isang mananalo doon? Medyo parang unfair naman kung wala na silang runners-up. Sana
medyo parang unfair kung walang runners-up. Sana maayos nila yung format ng maayos. Kasi ayun din naman talaga yung inaabangan natin dito kung ano ba yung magiging format talaga ng Miss Universe. And for sure, magkakaroon pa rin yan ng runners-up. Kaya kalma-kalma lang muna tayo, guys. Huwag muna tayong magpanik ng bonggang-bongga. Medyo nakakaloka lang talaga yung mga hirit ngayon ng bagong honor ng Miss Universe, di ba? Kung iisipin mo. Ando doon na yung sinasabi nga ng marami na baka daw magkaroon daw ng bias ang honor ng Miss Universe kasi she's from Thailand. So, sinabi naman niya na wala bias na magaganap. Kung ikaw daw ay kadapat-dapat, kahit anong country ka, kung ikaw ang deserving na manalo, ikaw ang mananalo. Oo nga naman, dapat naman talaga. Kasi tulad nga ng sinasabi niya, dapat lahat ng kandidata ay maghanda ng todo-todo. Ibuhos mo ang lakas mo sa competition at ipakita mo na kaya mo talagang manalo dito sa competition na to. Eh di bongga yun para sa akin, oh, di ba? So yon. So at least magkakitaan talaga kung sino talaga ang tunay na magaling. At doon natin malalaman kung magkakaroon nga ng bayasan dito sa competition ng Miss Universe. As long na pinapakita nila ang detalyado, pinapakita nila ang detalye ng bawat eksena dito sa Miss Universe, eh makikita naman natin yan kung bias nga ba o hindi ang magiging ang bagong honor ng Miss Universe. So don't worry, guys, di ba? So bukod doon, syempre, naalala ko noon kung bakit niya ibinili yung Miss Universe kasi sinabi niya nga nung matalo si Amanda Obdam sa Miss Universe, kung hindi kaya manalo ng Thailand sa competition, bibilhin ko ang Miss Universe. At yun na nga yung nangyari. Medyo palaisipan ko sa akin kung ano nga ba ang gagawin niya, kung paano mananalo ang Thailand ngayon dito sa Miss Universe. At yan yung aabangan natin kung magdo-dominant nga ba ang Thailand. And then, sabi niya, gagawin nga daw niyang parang Olympic daw ang Miss Universe at dadaigin daw nila yung Oscar. O, diba? O, bongga. So, sa interview niya, yun nga yung sinabi niya na gusto niya parang Olympic Games nga daw ang Miss Universe. Kung tutuusin, parang oo nga naman eh. Isa tong competition na iba't ibang bansa. So matatawag mo siya na Olympic Beauty talaga. At makikita mo doon na yung mga kandidata talaga ay kailangan talaga mag-prepare ng lakas para sa competition ng Miss Universe kasi talagang ina-knockout lahat eh. Lalo na ngayon kung sinasabi na ang bagong format ay 7-in-1, parang medyo mahirap to kasi pag pumasok ka sa top 7, kailangan ikaw na talaga yung pinaka-strongest candidates doon, di ba? Para ikaw yung manalong Miss Universe. So, yan yung kaabang-abang sa competition. So, hindi naman na bago yan sa atin eh. Sa Binibini Pilipinas nga, eh, di ba, kukuha sila ng top 12 or top 10. Tapos sa top 10, a-announce doon kung sino yung first runner-up at second runner-up. And then, yung apat na kukunin ng corona. Pero nagtaka lang ako dito, kung wala siyang runners-up, medyo nakakalorky yun. Eh, paano kung nagkaroon ng problema nga yung reigning queen? O, sinong ipapalit doon? Mahirap naman yung sabihin na lang kung sino na lang yung gusto niya i-appoint. Mr. Nawat, ikaw ba yan? Charot. So, yun. So, tignan natin. Marami pang pagbabago. Sa interview niya yesterday kay Woody, sabi niya, if you want to be a tiger, you have to be a cheetah. So, medyo nakakaloka, di ba? So, cheetah, ibig sabihin, kailangan isa ka sa mga matatapang talaga na klase ng tiger. So, siya daw ay ganon. So, tahimik lang daw, pero kapag umatake, ay matindi. So, medyo parang sinasabi niya na nakakatakot siya, di ba? So, ako naman parang narinig ko na rin yung style niya dito na talaga daw, eto daw talaga si Anne ay medyo stricto nga pagdating sa mga bagay-bagay. So, umasa na tayo dyan na magiging stricto siya. And then, umasa na rin tayo, ang Miss Universe, syempre, ay magkakaroon ng voting system, magkakaroon ng, alam mo yon, yung medyo tataas siguro ang presyo ng entrance nila or ng kasi ang purpose nila ngayon ay mag-create ng money para masuportahan ngayon yung Miss Universe. Kasi nga, di ba, walang budget ang Miss Universe. So, kailangan nilang maggawa talaga ng pera para magkaroon sila ng pondo. Kasi ang budget ng Miss Universe is 100 million every year. So, saan nila kukunin yun? Medyo mahirap to at mabigat. At hindi to 100 million pesos sa $100 million. And then, yung corona ng Miss Universe ay nagkakahalaga nga ng $200 million. Kung iisipin mo, sobrang grabe ang laking pera na gagastos nila dito. But, alam ko naman marami naman sponsor na papasok dyan. At
maraming mga ganap dyan, no, mga alam mo yon, makikisaw-saw dyan sa mundo ng pageant ng Miss Universe. Pero, eto nga, syempre, ang kinakabahan dyan, lalo na ang mga Latinas. Kasi, ang sabi nga ni Miss Anne, eh, medyo focus daw tayo dito sa Southeast Asia. O, diba? Ibig sabihin nun, ang gusto niya mangyari ay yung Southeast Asia candidates ay medyo talaga mag-dominant dapat dito sa pageant. So, yan yung mga tinitignan niya. Ako, para sa akin, ay medyo kailangan talaga yung mga Latinas, medyo maghanda sila ng todo-todo. Kasi, alam mo yun, yung doon nga sa IMG, medyo nahirapan na sila sumungkit ng corona. So, parang feeling nila siguro dito rin mas mahihirapan sila. Pero, syempre, hindi naman susuko yung mga Latina. Ako siguro mas maganda kung ibalik nila yung dating group ng continent. Mas maganda yun, yung ando doon yung continent. Kasi, para lahat nakakapasok sa semifinals. Plus, nabibigyan talaga ng chance yung mga sa Europa na hindi nakakapasok sa semifinals. And then, yung mga sa Latinas, at least, di ba, nadi-divide na sila maaga pa lang. Saka sa Africa, may nakakapasok ng mga kandidata plus sa Asia para at least totally equal sila. Kasi medyo mahirap kasi kapag yung, alam mo yun, bahala na kung sino magaling, sino malakas, basta top 15, medyo dihado talaga yung mga taga-Europe. So, mas maganda para sa akin, siguro ha, ibalik lang yung dating format na yung, alam mo yun, yung by continent na tinatawag. And then, of course, sana mag-focus pa rin sila pagdating sa communication skills ng kandidata. Kasi kung hindi, ay medyo mahirap yan. Kung hindi sila mag-focus sa communication skills, hindi lang dapat sa beauty, dapat sa tatlong aspeto, body, beauty, and brain. Para at least, di ba, makikita mo pa rin yung kwalidad ng isang kandidata ng magiging isang Miss Universe. Nandoon pa rin yung masasabi mo na ay Miss Universe level to, di ba? Like Catriona Gray, dapat mga ganun level ang hanapin nila. Pero syempre, aabangan natin kung ano ba ang mga pagbabagong magaganap dito sa Miss Universe, kung ano nga ba ang mga mangyayaring format dito sa Miss Universe, yan yung kaabang-abang. At saka syempre, titignan natin kung anong production na ibibigay nila sa atin dito sa competition ng Miss Universe. I'm so excited sa bagong honor na JKN Global Group dito sa Miss Universe. And then tingnan natin kung ano ang pasabog niya talaga na kaya niyang gawin pagdating sa pagbabago ng Miss Universe. Sana mas maganda, mas bongga, at syempre, mas kaaliw-aliw sa atin lahat. Kasi syempre, Miss Universe to, sana huwag pa rin mawala yung tulad ng mga nakikita natin noon, 'di ba, sa competition ng Miss Universe. So, 'yon. So, kayo guys, ano ba guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa mga chika natin. So, 'yun guys. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suportang binibigay ninyo dito sa channel ko. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga chikas. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Sabi ng ganon. Kaya guys, always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam! We'll be right back.